Hello guys! So, kung nakikita nyo, ito ang haul ko this Christmas season. Dahil alam nyo naman, bonus, kakatapos lang ng ating bonus. Ito ang isa sa mga favorite bags na pinurchase ko this Christmas season. Ginamit ko yung bonus ko for this. Okay, balik na natin siya dito sa lagayan niya kasi baka masira. This Chanel, also Louis Vuitton. Those are few of my collections na pinurchase ko sa aking bonus. So, if you're interested to see that, please keep on watching. So, ayan, kung nakikita niyo sa likod ko, ito ang mga hauls ko. Yan naman ang Pasko na, kailangan din natin dun itreat yung sarili natin. Itong Gucci, Chanel, Louis Vuitton, but this is just accessory, Chanel. So, hindi ako masyadong fan ng Chanel. Ito ang aking mga purchase from this season. Yan, nakita niyo naman, diba? Yan. So, pinurchase ko tong mga to kasi alam nyo naman, treat natin yung sarili natin, di ba? Sabi ko nga, self-love. Kaya binili ko to. Ito yung pinakamahal sa lahat ng binili ko. Ito, guys. This bag. This bag is, lagi siyang out of stock. Ililink ko dito kung anong pangalan niya. Hirap niya i-pronounce, Beshi. Out of stock siya sa pinaka Gucci store, pero binili ko siya online, which is ililink ko dito. Gucci Woman's Tian Gigi Supreme Top Handle Boston Bag. Ano siya, very soft yung leather niya. Tapos, ito, sa loob niya, ganito siya. Parang doctor's bag ng, ano, Boston bag ng Louis Vuitton. Ganun yung eksena niya. Tapos, brown yung dito niya. Tapos, may print siya dito. And then, very soft, which is I love very much. This one will cost you $1,950 US. So almost 100,000 pesos. Siya dito, kasi baka madumihan. Tapos, itong, I got one. Ito, maliit lang yung lagayan niya. Louis Vuitton siya. Bangle siya. Tapos, sa loob nito, merong ganito. Parang, anong tawag dito sa card na to? Basta may card siya sa loob. Tapos, yan. And then, the other one is, these are makeups actually. Tapos, nail polish siya. Ito yung card niya. Kahit nail polish dun, besh, may card, tsaka may paano. It cost you $38 or almost 2,000 pesos for Chanel nail polish. Sabihin ko muna kung ba't ko siya binili. Tapos, marami pa akong mga makeups na yung iba. Tapos, ito, Chanel din siya, pero eyeglasses naman siya. Ito siya. Just to mind you guys, I worked in a 5-star hotel. And then, IFW, I work 6 times a week, 8 hours to 9 hours a day. So, kailangan ko talaga i-treat yung sarili ko, diba? So, ayan, mga pinagbibiligan, ubos ang yaman. Siyempre, magpapasko, tsaka sasabay tayo sa mga haul ng mga sikat na beauty vlogger. Kasi napansin ko, yun yung mga pinapanood ng tao. Pagka merong kang haul, talagang papanoorin ka. Actually, girls, itong mga to, hindi ko talaga binili to. Ay, sinabi ko na I work hard. Sometimes I got body pain. So I know that the real value of money. It's not easy to earn money, especially if you're overseas. Kaya I want to share with you guys buying Gucci bag for 100,000. Alam ko yung value ng money. It's very hard earned money. Yung 100,000 guys, ang hirap kitain nun. Tapos, bibili ko lang siya na bag. I don't have anything against those people who's buying luxury bags kasi afford naman nila. Ang hindi lang pasok sa prinsipyo ko para lang makipagsabayan ka kahit na hindi mo afford, ipapangutang mo, i-installment mo para lang mapush natin yan. It's not bad to earn one luxury bag in your life. But, if not necessary, ask yourself again, para saan ba to? Para pa-forma? Para makipagsabayan? For me, that's not my priority. My priority is to finish the mortgage of my house and my car and to give good education to my son. So, nagpapakahirap ako dito, hindi para pumorma. Ang daming nanonood ng mga haul-haul ng mga beauty vloggers, ng mga vloggers especially. Napansin ko ang daming views pagka-haul. Bakit ba natin pinapanood? Kasi parang, gusto ba natin nasa posisyon nila?
yun yung tinatanong ko, bakit kaya sila napapanood? It's because maybe kaya siya pinapanood kasi ibang tao, gusto natin mapunta sa posisyon nila or curious tayo sa mga binili nila or funny lang talaga tayo ng vlogger na yun. That's okay. Ang di maganda, yung susundan mo yung footstep, magpapaka-poser ka, mangungutang ka. Ayaw kong sabihin na okay lang bumili ng fake kasi hindi ako favor sa fake. Mas maganda siguro tangkilikin natin yung sariling atin tsaka yung bilin mo yung afford mo. Kung bata ka pa, nagsisimula ka pa lang, pumorma ka pag may kita ka na tsaka enough na yon, natulungan mo na yung parents mo, yung bahay nyo, nag-give back ka na sa parents mo, it's okay to buy this kind of luxury. Kasi it's not bad, especially if you can afford this. OFW ako, I know the hardship of hard-earned money. Kung ibibili ko lang siya ng luxury bag, iisipin ko yung anak ko, yung parents ko, yung bahay ko, para lang makipagsabayan. Hindi ko gagawin yon. So, gawin nyo yun kung may enough money na kayo, yung luxury. Tsaka, guys, isipin nyo, itong bag na to, pag di mo siya na properly maintain, pwedeng magkaroon siya ng mga molds sa loob, kagaya ng if you don't properly store it. So, parang yung 100,000 mo, mabababay na lang. Tapos, may tendency rin mabasa ng ulan. Tapos magkaroon ng molds, tapos masira, mapikpakit ka, diba? Parang hindi rin siya, para sa akin na, hindi worth it bumili ng 100,000 na bag, especially on my level. I'm talking about my level, sa normal people's level. If I were you, use that money in a good cause. Pwede nga mas maganda nga mag-travel kasi you collected memories and experience, pero para sa akin lang yun, para sa akin lang yun. Pero for bags, luxury like this, think twice first before you purchase, lalo na ngayon, season ng mga bonuses. Think of where you put your money. Kasi papasalamatin mo yung sarili mo pagka in-invest mo ng maayos yung money mo habang kumikita ka ng malakas. And most especially, remember, hindi laging malakas ang kita mo. So you have to save for your future and you have to think of good ways to put your money para naman hindi sayang yung pinaghirapan mo. But if you find pleasure in have the means to do that, please do so. So, thank you very much for watching. Hope you enjoyed this video. Ang gusto ko lang sabihin sa video na to, use your money wisely. Huwag kang makipagsabayan kung di mo pa kaya. Think about how hard you earn that money. And especially sa mga estudyante or sa mga pinapadala na magulang nila sa ibang bansa, huwag muna tayong magpaka-poster. Bilin muna natin yung kaya natin. Bilin muna natin yung afford ng budget natin. As long as hindi mo pinangutang, as long as galing sa pinaghirapan mong pera, walang masama doon. Ako, I go for second-hand bag. Ganun pa rin, pero second-hand, okay lang yun. Hindi naman ako maarte. I don't like fake also. That's my personal preference. Mga bag ng nasa Philippines na talaga namang makipagsabay sa world class. Hindi lang siya branded. Yun lang yung point ko. So use your money wisely, especially para sa 13 month mo. Thank you very much for watching. Hope you enjoyed this video. And if you do, please do give me a thumbs up. And would you mind sharing this with your friends and family? And I hope to see you again on my next one. God bless everyone. Happy holidays. Advance Merry Christmas and a Happy New Year.